Hello guys, okay, so welcome back to my YouTube channel. Okay, so ngayon guys, ituturo ko sa inyo to ngayon kung paano nyo to mapix yung ganitong problema sa Mobile Legends, no. So kung makikita nyo guys, network error, matchmaking failed. So hindi ko alam guys kung nangyayari din sa inyo to, kasi sa akin kanina, yung kakastart ko lang, ganito yung lumabas guys, na matchmaking failed daw siya. Please check your network connection. Okay, so kahit meron naman akong connection guys, no. Okay, so ngayon guys, simple lang yung tip na ituturo ko sa inyo ngayon. Bale, ang gawin nyo lang sa Mobile Legends nyo para mapix nyo yung ganong problema, backupan nyo muna guys yung mga resources nyo, no. So punta kayo sa phone storage. Kailangan nyo lang kasi guys i-re-update yung app na Mobile Legends sa Play Store. Okay, so para hindi mawala yung mga resources nyo, kailangan nyo muna backupan yung resources nyo, no. So i-rename nyo lang guys yung folder ni Mobile Legends. Okay, tapos ang gawin nyo guys sa Mobile Legends nyo, close nyo muna. Ang gawin nyo dito guys, i-long press nyo po siya, tapos i-clear data nyo po siya guys. Okay, so i-clear data nyo po siya. So make sure guys, meron po kayong backup na file resources or yung buong file resources ni Mobile Legends, kasi i-clear data na natin to. Kasi nga, magre-reinstall tayo ulit ng panibagong update ni Mobile Legends na mapipix nyo na yun guys yung matchmaking, no. So kailangan nyo lang siyang i-clear data. Tapos, ang gawin nyo guys, punta kayo sa Play Store. Tapos, ang gawin nyo dito guys sa Mobile Legends nyo, uninstall nyo muna. So, make sure lang guys, meron kayong backup na file resources, ha. Kasi, pag hindi nyo mabackupan yung mga resources nyo, may tendency na balik kayo sa downloading or yung pagda-download ng mga matchmaking resources, no. Kailangan lang kasi natin guys, palabasin yung matchmaking resources ng Mobile Legends. Kasi, kung fully downloaded na po sa inyo yun, may tendency na ganun pa rin yung mangyayari sa inyo guys, yung kapag ka-instart nyo po yung rank mode nyo, lalabas pa rin yung matchmaking na error, no, or matchmaking failed na error. So, ang gawin nyo guys sa app na Mobile Legends nyo, kailangan nyo lang siyang i-reinstall or i-re-update sa Play Store para mapix ni Mton yung ganong klaseng problema nyo guys sa matchmaking, no. Kasi kung hindi na guys lumalabas yung matchmaking na resources, yung naglo-load guys from 1 to 100% dun sa pinakalabi nyo, is may tendency na mag-error yung mga matchmaking nyo, no, or magpipail po siya. So kailangan nyo lang guys palabasin po yung matchmaking resources na yon, no. So make sure lang din na fully downloaded na or meron kayong backup files sa ayun nga yung resources kanina. So dapat nakasave sa inyo yun para hindi na kayo bumalik, no. So ang kailangan ka lang kasi natin guys, palabasin yung matchmaking na yun, no. Okay, so after nito guys, pag na reinstall nyo na siya sa Play Store, okay nyo lang, wag nyo munang i-open guys. Kasi kung binackupan nyo po yung folder na yun sa phone storage nyo, ibabalik lang din natin yun. Okay, so punta kayo ng Android data, tapos sa Mobile Legends sa folder, no. So ito, ibabalik lang natin yung dating name nito. Okay. Then click natin guys yung save. Tapos check natin yung app info niya. So kung makikita nyo dito guys, 200 MB lang po siya. So ang gawin nyo guys, balik ulit kayo sa file manager nyo. Kailangan dapat yung pinaka storage usage size niya is aabot po siya ng 6 GB pataas, no. So punta kayo ulit or balik ulit kayo sa folder ni Mobile Legends. Ang gawin nyo dito guys, ilolong press nyo lang po yan. Then, i-click nyo po yung details niya. Okay, so kailangan lang natin i-load tong resources file na to para bumalik yung dating size niya, no. So, para hindi na tayo bumalik guys. Kailangan lang kasi natin gawin, palabasin yung matchmaking na resources, no. Kasi, pag ganun kasi guys, napipix nun yung ayun, gaya nga nun yung fail sa matchmaking or yung error sa network. Okay, so pag na na-reload nyo na siya guys, balik ulit tayo sa Mobile Legends natin. Click natin yung app info nya.
Okay, so ayan na guys, na-reload na natin yung pinaka storage niya na nasa 6.61 GB po siya, no. So open na natin 'yan. Then syempre, i-check din natin guys yung matchmaking niya kung nag-i-error pa rin ba siya or nagpipaid pa rin ba yung matchmaking niya, no. So para may proof ako sa inyo guys. Okay. Okay, so ito na guys, no. So ni-re-update na natin siya sa Play Store at ni-reinstall natin siya ulit. So ito guys yung tinutukoy ko sa inyo guys, itong matchmaking na resources, no. Kailangan niyo muna kasi itong i-alabasin kasi hindi na to guys lumalabas kapag fully downloaded na sa inyo, no. So hindi na kasi lumalabas to kasi dati guys lumalabas to nang bigla or minsan sa mga ito kasi guys nakakatulong to para ayan nga i-check niya ganyan yung mga matchmaking error or yung mga error problem natin sa halimbawa sa network natin or yung may mga lag time issue sa Mobile Legends natin. So kailangan nyo lang to guys palabasin itong naglo-load na matchmaking, no. Okay, so then after nyan, pwede na natin guys i-check natin guys yung matchmaking natin dito muna tayo sa classic, no. Okay. So wait lang natin to mag 100%. Ayan. Okay, so ito na guys, check na natin guys yung matchmaking natin kung failed pa ba siya. Okay, so try natin sa classic. Classic lang muna tayo guys kasi yeah, try lang naman natin. So ayan guys, hindi na siya nag-i-error, no. So ayan. Okay, so ayan guys, hindi na nag-i-error yung matchmaking natin. So sana guys nakatulong sa inyo tong video na to, no. So huwag nyo kalimutan guys, bigyan ng like yung ating video, mag-subscribe at i-click nyo guys yung notification bell para updated kayo pag may mga problema kayo sa Mobile Legends nyo. And sana guys nakatulong sa inyo yung video na to. And then lang guys at maraming salamat po. Peace.